Kaya kausapin po natin si Ma'am Jennifer Rufo, ang head po ng Maynilad Corporate Communications. Hi, Jen. Good morning, Jen. Good morning, Ma'am. Hello, good morning, Alvin and Doris. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig. Okay, Jen, pahingi naman ng update. Anong nangyari dito sa na-damage ninyong tubo? Summer sa Delpan yun, di ba? Summer sa Tundo? Tama. Sa ano siya, Alvin? Sa recto kanto ng Delpan sa Manila. Oh. Natamaan actually siya nung hapon nung September 18. Oh. Anong tumama? Ano siya eh, backhoe ng contractor ng MMDA. Ayan, backhoe. Anong pangalan ng contractor na yan, Jen? Ano siya, OOO Builders. OOO Builders. OOO Builders, ano bang pinag-hire ninyong mga tauhan dyan? Di ba marunong magtansya yan? Oh. Ang laki-laki naman ng tubo para tamaan mo, partner. Ayan nga. Ang klaseng engineer yan, di ba? OOO! Ano ba? Ay, sorry. Puro 000. Oh. Ibig sabihin, buta ang trabaho ninyo. Sorry. Ano ba naman kayo? Dinikdik na. Sorry. Jen, sige Jen, bigyan mo na kami ng update. Na-carried away lang kami, Jen. Go. Actually, gumagawa kasi sila ng drainage construction project sa area. Tapos yun nga, aksidente nga tamaan yung ating pipe. Hindi natin immediately ni-repair kasi marami ang mawawalan ng tubig kasi malaking pipeline ito. It's 2.2 meters in diameter. So, kasha ang isang maliit na kotse. Ganun siya kalaki. So, we deferred it. Ang ginawa natin, nag-announce muna tayo initially ng emergency interruption sa mawawalan ng tubig. And then, inumpisahan namin yung repair kagabi ng alas 10. Tapos, tuloy-tuloy po yung ating trabaho. Walang tigil siya. Na-expose po namin yung pipe madaling araw. Nakita po natin dalawa yung butas. Agoy. Na-insig doon sa primary line. So, inumpisahan na po natin yung patch welding kaninang 5:40 a.m. Sa kasalukuyan, tinetest na po natin yung patch welding na ito just to ensure na wala pong tagas. And then, pag na fully complete na po yung testing, uumpisahan na po natin yung pipe re-energization. So, in the meantime, marami bang lugar ang nawalan ng tubig o hindi naman ganun karami? Marami-rami rin, Alvin, ano, kasi ang tansya natin is nasa 300,000 service connections yung affected. Naku po, marami-rami din. 300,000, ita times mo yan, partner, sa average number per customer na mga 5 dyan, no? Oo. So 300 times 5, di mga may gitsang million din yun. Mm. Ngayon, walang tubig ngayon yun. Anong oras nagsimula ang kanilang interruption? We started kagabi, Alvin, 10 p.m., so tuloy-tuloy po siya. Pero meron kaming dinideploy na mobile water tankers. Kasalukuyan, 66 yung pinaiikot namin na Maynila tankers. And then meron kaming na-rent pa ng mga 50. Diyos ko po. Hanggang kailan? Hindi, anong lugar muna? Oh. Mga ilang bahagi ito ng Manila, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Pasay, nabanggit ko na ba? Tapos sa South, Cavite City, Noveleta, Rosario, Imus, and Bacoor. So bakit si Doris may tubig naman daw dyan? Oh, meron kami kagabi pa. Meron kay ibang water source niyo, Miss Doris, sa Putatan Treatment Plant. Putatan kasi ako. So hanggang kailan yun? Kailan babalik yung ano, yung normal na supply ng tubig? Doon sa aming in-announce kahapon, ang tinansya po natin is 24 hours matatapos yung repair. So ang estimate po natin ay 10 p.m. mamayang gabi. Pero we're monitoring yung progress po ng ating repairs kasi mukha naman pong on track pa tayo. And kung matatapos po na mas maaga, mariresume din po natin yung servisyo na mas maaga. Ayun. At least ang importante dyan, Jen, meron silang supply, yung rarasyonan. Yes, oo. Siyempre, di ba, maliligo yan, correct. Maguhugas yan, may banyo yan, di ba? Kailangan meron silang supply dyan. Oo. Tama. Kaya pinilit po natin na i-defer muna yung repair kahapon when we found out na tumatagas nga yung pipe para maabisuhan muna yung customers, mag-ipon sila kahit papano before namin i-dewater yung pipe para i-repair. Anong liability ng contractor na nakasira niyan? Tama kayo, Ms. Doris, kasi pag nangyayari yan, dapat talaga yung i-charge natin sa cost for the damages yung contractor na nakasira ng pipe. Ano yan? Mapipenalize sila? Ano ba yan? Multa? Pero parang ano matagal ba? Yan eh. Kasi magkakasuhan yan eh. Aakit pa ng korte. Aabot pa ng korte. Kung hindi siya, hindi niya aminin yung liability niya, mahahaba pa yung proseso. In the meantime, ang dami mong inabala. Kaya nga. Di ba, Jen? Well, sana naman hindi ano. Kasi pagkaganyan, kausap naman natin yung government agency involved.
and mag-mediate yan. Kasi makikita nyo naman pagka sila talaga yung nakatama, sila yung may activity sa area. So usually naman nadadaan po yan sa maayos na usapan. Pero yan ba, mahirap bang i-detect? Humaga mahirap bang iwasan ang tubo ng Maynilad kaya palaging aksidenteng natatamaan? Hindi rin naman, Sir Alvin. Although depende rin kasi yan sa site situation, siguro dahil baka pag umuulan sa lugar, baka mahirap sila sa visibility. But I'm really just speculating. Minsan, aksidente rin lang talaga. Ah, okay. Oh, in the meantime, anong paalala ninyo at pakiusap at mensahe sa mga 300,000 customers ng Maynilad na apektado nito? Una sa lahat, humihingi kami ng paumanhin sa naging abala nitong sitwasyon sa kanilang water service. Wala pong tigil yung ating field workers na nagtatrabaho sa site dahil gusto rin po natin na ma-complete yung ating repair works ng mas maaga. Magbibigay po kami ng constant updates sa ating progress. Meantime, abangan na lang po yung ating water tanker deliveries. Tawag lang po kayo sa aming hotline 1626 kung kailangan nyo na po ng pandugtong sa inyong naipon na tubig. Okay. O partner, sabi ni Jet, kami boss, kami din nawalan. Pero nagkaroon na po kami ng 1 a.m. Sa Project 4. Ay, hindi, iba siguro yan. Medyo malayo yung Project 4, ma'am. Ano? Yung QC ba? Hindi, Maynila dyan. Maynila, yung QC okay. ba, apektado? Hindi naman, di ba? Hindi. Oh, iba yan. Ibang problema yan, Jet. Feeling ko hindi kayo nakabayad. Magbayad kayo, Jet. Oo. Ano ba? Thank you, Jen. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga. Oh, by the way, i-plug ko pala ha. Taga Maynilad yung guest ko bukas ha. Oy. Si Zimel. Ewan ko ba dyan kay Jen? Hindi ako sisiputin ng Jen. Ayaw. Bakit naman? Busy siya. Busy tao. Jen, si Zimel ang guest ko bukas ha. Pero ang topic namin, yung mga metro. Yung nakawan. Yung nakawan. Kasi medyo mahaba. Wise Consumer yung show ko. 11 to 12 noon, bukas po yan Sabado, si Jeric, kasama ko rin, Jeric Sevilla ng Manila Water at si Zimel Grabilio ng Maynilad. Pag-usapan na natin yung paano magpakabit ng tubig, paano mag-reconnect kapag kayo naputulan, okay. Things like that. Ha? Okay. Hindi available si Jen eh. Di ba Jen? Magaling si Zimel. Parang may himig ng tampo kay May hugot. Pati yung Madel Zaide. Ay, ako isa pa yan, partner. Hindi rin ako sisiputin ng Madel Zaide. Bakit kaya ganyan yung mga tao na yan? Sino ba naman yung Alvin El Chico pag nag-invite sa kanila, partner? Bali yan! Wala. Nagtampororong na! pag ako tinopak, partner, ang interviewin ko na lang si CEO ninyo? Si Randy. Randy Estrellado na lang ang imbitahin ko. Kasi yung Ronald, partner. Oh, si Ronald? Yan pa yan. Engineer. Lalo yan. Hindi ako pinapansin lalo. Si Engineer. Kilala mo yan, di ba? Oo. Pero hindi ko titirahin. Baka mawalan ako ng tubig mamaya. The loves natin yan. Thank you, Jen. Maraming salamat, Jen. Thank you, ma'am. Thank you. Maraming salamat si Jennifer Rufo. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.